Welcome back mga kamaharlika, pag-uusapan natin ngayon ay ang buhay ni Tupac Shakur. Sa video natin na ito, ipapakita lamang natin dito ang ilan sa mga mahalagang ganap sa buhay ni Shakur upang kahit papaano ay makapagbibigay naman tayo ng kaunting kaalaman. Pero bago natin simulan ang ating kwento, shoutout muna natin itong mga solid kamaharlika natin na patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Si Tupac Amaru Shakur na ipinanganak sa pangalang sila Saint Parish Crooks noong June 16, 1971, nakilala rin sa kanyang mga pangalan sa entablado na Tupac at Machiavelli, ay isang Amerikanong rapper at aktor. Siya ay itinuturing ng marami na one of the best rappers of all time. Ang mga awitin ni Tupac ay nagbabanggit para sa pagtugon sa mga kontrobersyal na mga isyu sa lipunan na nagaganap partikular na sa inner city. At siya ay tinuturing na simbolo ng paglaban at aktivismo laban sa hindi pagkakapantay-pantay. Si Tupac ay ipinanganak sa Harlem, New York City ngunit lumipat sa San Francisco Bay Area noong 1988. Kalaunan ay lumipat siya sa Los Angeles noong 1993 upang maipagpatuloy ang kanyang karera sa musika. Inilabas niya ang kanyang unang album na Tupac Loves Now noong 1991, at siya ay naging isang central figure sa West Coast Hip Hop. Ang kanyang mga liriko ay nagpapakilala sa mga isyong panlipunan. Nakamit ni Tupac ang higit pang tagumpay sa kanyang mga sumunod pang album na Strictly For My Niggas noong 1993, at Me Against The World noong 1995. Kalaunan, sa taon ding iyon pagkatapos tangkang patayin, sa pamamagitan ng pamamaril sa loob ng lobby ng Quad Recording Studios, si Tupac ay naging mabigat na kasangkot sa lumalagong karibal sa East Coast at West Coast Hip Hop. Ang kanyang double disc album na All Eyes on Me noong 1996 ay naging isa sa mga best-selling album sa Amerika. Noong September 7, 1996, isang malagimang nangyari, apat na beses na binaril si Tupac ng isang hindi kilalang gunman sa loob ng kanyang sasakyan sa Las Vegas. Namatay siya pagkalipas ng anim na araw at ang gunman ay hindi nahuli hanggang sa kasalukuyan. Ang tinatawag na Notorious B.I.G. na si Christopher George Dator Wallace na kaibigan ni Shakur na naging karibal din niya sa larangan ng rap sa una ay itinuturing na isang suspect ngunit pinaslang din, sa katulad na paraan ng pagpaslang kay Tupac. Inirelease ang limang album mula noong kamatayan ni Tupac at ang lahat ay naging certified platinum. Sa labas ng musika, nakakuha rin si Shakur ng malaking tagumpay bilang isang artista kasama ang kanyang pinag-uusapang role bilang obispo sa pelikulang Juice noong 1992, Lucky in Poetic Justice noong 1993, Ezekiel in Dreadlock noong 1997, at Jake in Gang Related noong 1997. At lahat ng iyon ay nakakakuha ng papuri mula sa kanyang mga kritiko. Si Tupac Shakur ay isa sa mga best-seller music artist of all time na nakapagbenta ng mahigit sa 75 million records sa buong mundo. Noong 2010, si Shakur ay pinasok sa Library of Congress National Recording Registry. At noong 2017 ay pinasok naman si Tupac sa Rock and Roll Hall of Fame sa kanyang unang taon ng pagiging karapat-dapat. Pasok din si Tupac sa listahan ng 100 greatest artist of all time. Maraming salamat sa panunood mga kamaharlika, at kung may alam pa kayo tungkol kay Tupac, pwede nyo pong i-comment sa ibaba.